Trending ngayon ang scholarship prank sa social media. Pero prank gone wrong ang isa sa mga videos dahil marami ang hindi natuwa nang gawing katatawanan ang kapansanan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Ang mga prank na napapanood natin ang kadalasang intensyon ay magpasaya at magpa-good vibes ng mga viewers. Pero kailan nga ba nagiging bad vibes o foul na ang isang prank? Ngayon po, yung lola ko may kapansanan po siya. Hindi po siya nakakapagsalita. Mag-thank you ka lang. Mga paps, napanood nyo na ba yung scholarship prank na trending ngayon? Isa nga sa nakisali sa trend na yan si Chang at ang kanyang pinirank ang kanyang lola inang. Ang scholarship prank video nilang ito may 4.2 million views na. At kung marami ang natawa, may mga hindi rin ito ay kinatuwa. For entertainment purposes lang naman. And then habang tumatagal na meron na rin nakakapansin, meron din naman po sila talagang point na hindi tama yung gano'n na pagtatawanan or gagawin katatawanan yung mga sakit. Sa inilabas na statement ng National Council on Disability Affairs, ikinukondi na nila na ginagawang katatawanan ng mga PWD sa social media platforms. Para naman sa PWD advocate na si Carmen Zubiaga, makikita sa prank videos na ito na kulang sa sensitivity ang mga kabataan. Dito natin makikita na kulang talaga yung awareness ng mga kabataan on how to deal with persons with disabilities. Kaya may mensahe siya sa mga kabataan. Huwag po natin gawing katatawanan ang ating mga magulang sa pamamagitan ng paggamit sa kapansanan dahil yan ay isang maling paraan. Ano? Dahil nakakasakit tayo sa isang sektor ng lipunan na sa matagal na panahon ay lagi na lang ating discriminate at lagi nga ang tingin sa kanila o ay kaawa-awa. Ang maglola na Chang at Inang humingi ng paumanhin sa mga taong nasaktan sa prank. Nakapanood ng video ko, humingi ako ng paumanhin dahil talagang hindi ko alam na gano'n ang mangyayari. Maging sensitive tayo minsan sa mga pranks natin kasi hindi lahat ginagawan talaga ng joke. So, sa mga hindi natuwa sa video namin, pasensya na po. Prank gone wrong. Sa kagustuhan natin maghatid ng saya, minsan may mga nasasaktan na rin pala. Maski hindi natin ito intensyon, makabubuti kung magiging sensitive tayo sa maaaring mararamdaman ng iba. Mobile Journal Yeda Pascual po, hatid ang mukha ng balita.